sa iyang World Heritage Church and Hablon Weaving. Today, we'll be visiting our client whose business is Hablon Weaving. So guys, if you want to know who she is and if you're interested in how to make Hablon, upon ka po kay katuan aton si Nara Aninita. Let's go! As pioneer client sa Miag-ao Branch, si Nanay Nenita, isa siya sa aktibo nga center leader sa una. Pagsubong, isa man sa Japon ka-aktibo nga membro. Si Mrs. Nenita Gayoma, no, 60 years old, taga-barangay Indagtan, Miag-ao, Iloilo. Ang nag-start ako bang weaving ko, mga high school pa lang ako. Tapos nag-for good ako nga mag-hubble. Year 1997. Actually, nag-start ako ball hindi ko sa sariling kondisyon ko rin nag-employ ako sa cooperative naman. Hasta nga, nakabuel ako ang tanan nga idea, mga tanan nga processing naman ako. Hasta nga, nagsarili rin ako ng akin nga ano, nga negosyo. Actually, hindi magto nga negosyo, kundi nga daw livelihood lang man primero, kahit kami lang man ka pamilya ko. Sa year 1997, amo man rapag start kung nga nag-slid ako sa TSKIans member 1997. Bali mga pioneer member kami pag start niya sa Miag-ao nga branch. Mga pioneer member kami kang TSKI. So amo to nga pag start ka to sa pag-slid naman sa TSKI. Amo to ka nakagawin kami sa mga kapital sa amin nga negosyo. Asa nga kauna, bali sarala ko nga nag-habal po sila tatlo rin kami kang mga bata ko. Bali, ang mga girangin wala naman kami sa livelihood naman ang habal. Ang gadi mabulig na. 1997, nagsilid ako sa Taytay. Bali, through the effort na kaaman niya punong barangay, kayo meron at tuyangan. Bali, mga tao ko, Taytay, nga ma-recruit sa ng mga member. So, kaaman niya punong barangay, that time, naging member, masalaga niya pang SDI. So, ilang barangay po siya man that time, naka-slid mo kami sa SDI. And since that time, nag-ano rin ng TSKI ay the same barangay in Dagaan daw ra man naka-stop dito ang center kasi in Dagaan sa nag-isot lang member pero wala pang din nag-stop dito. Tapos, encounter ko sa business, bali daw okay lang man, smooth lang man, kahit daw in demand man ang Hablon dahil binapromote mga aman ni LGU, binapromote ka mga government agencies. Nagka-support na sanda ka mga Hablon, usually mga uniforms. Mura nga daw, duro man demand. So, smooth lang man ang aming negosyo until nga nag-abot na ang pandemic. Ang pandemic ka dyan, siyempre, tanantara man, amat nga pandemic, amat ko na natabo. So, sa tilad niya panahon, medyo nag-amat-amat kami recover and kaya naging normal rin. Kaya balikan ang ano. Ang hanggat man ang nabulik kang TSKI kanakin, kaya that time nga, nakabuhala ko biya ako kapital. Hasta nga amura eh, naka-start man ako pa iskila kong bata. Pag nakapatindig ko ka balay ko nga ano eh. Sige-sige ko nga ano. Actually, ang balay ko pa nakauna sa TSKI. Kikita na loan ng balay ko nga una. Kung nga nakatindig ng balay. Okay, hanggang ginabulik kita mo. Hasta tladro ako mag-start. Kung kapit pa ang insurance ka tay-tay. Amo ginaginabulik. Ano ko eh. 60 year na ko. Siyempre katigulang din pa kinang nanatan nga insured man kita para nga security man yung ating pamilya. Mura nga daw tiga na nga mag-stop sa Taytay kaya luwas na loan. May insurance pa nga ma-avail. Ang life ko, ang una, bali nag-get married ako 1984. Kaya rin kay Amberla, nagduro lang nga anuman, nakapag-abroad ako. Naka-employment ako sa Manila. Tapos after nga nag-employ ako sa Manila, nag-abroad ako. Ang hasta 1996, sa abroad ako. Amo to pag 1996, nag-for good ako dyan sa Indagaan. Amo to pa nag-start rin nga. Nag-start na ako pang mag-negosyo. May mga sari-sari store ako. Tapos, nag-venture na ako pa dyan sa Hablon. Kay, mga bata. Sa tilad,
Mali, may tatlo ka bata, isa ka laki, ganito dalawa ka bayi. Puro naman sanda rin may mga ano rin na, may red naman sanda. Puro sa tulad, basta tulad, sa kabata kong tsaka nakin. Namurang kong hindi ko tulad sa Hablon, kahit tatlo kami ka looms, bali tagsara kami ka dalawa ka bata ka bayi. Pero kaya, ubra man ang bata ko, bayi sara sa Iloilo, kung nakauli-uli ka na dyan, na, hindi na naman sa kalumong karakan na, parang may pupuan man tana kung ijata na. Amura tila niya daw, full-time kami kaya sa Hablon naman, kay siyempre, pura man kami, kaya hindi na kami ka-employ kaya sa mga ano, kaya mga mura edad naman, at least yata na, self-employed lang kami dyan sa balay naman, kaya ti amon lang kita na negosyo. So, si Nanay Nenita, isa siya ka-member sa TSKI, kaga since 1997, no, naging member na siya sa TSKI, kaya dari sa barangay Indagan, may center dari sa Taytay sa Kausubagan. So, nakasunod dito si Nanay, pag naka-avail siya sa kong loan, kaga siya nakapunda siya sa amon nga negosyo. Bako ugid ang mabulig yung Nanay Nenita sa Taytay sa Kausubagan, kaya sa pag-agi sila, nakapatindo si Nanay sa iya balay, kaga sa pagdagan ni Nenita, nakapatapos sa iya kabataan. So, amon na itang forget si Nanay sa TSKI, sa mabulig sa TSKI sa iya. Here in Nanay Nenita's place, and as you can see, among ini ang iyang production area. So this is the working board. Kag-ali di ang mga ginagamit niya ng mga hilo sa paghuman sa iyang mga products. And of course, ari si Nanay Nenita, say hi Nay, nga nagahabol subong sang Hablon. And then after that, kung matapos si Nanay niya ginahabol ang ini ang sample sang finished product. Okay. So, may niyang isa sa mga tela nga natapos na and then may arap again. May isa sa sample sang soil nga gina-export sa iba na pong soil. So, hindi na sinanay local but world class. Kaya, naman sila ay nilita ang matatlong. Ang matatlong trademark siya sa Hablon. Being the first fabric na himo sa Hablon. So, may arap man sila ay nilita ng mga face mask, which is tamang importante subong nga new normal. Tama din siya kanami kay triply na siya kag made in Hablon syempre. Support local. Before natin ma-achieve ang amo sinding itsura sa tela, nag-aagyan na kita sa process na ginatawag warping. Nanay Nenita, paano ganiginahin mo ang ginatawag na warping? Bali, ang warping ma'am, galang nag-establish ang width, cut corner, combination, kang tela, ngayon abdo natin ma'am. Sinanglan ang kung ano ka na ba, kung pinakamitin, tapos ang color, nga pagpag-isod ma'am kang ana nga color, dyan natin ma'am. Hidling, higas ang tawag nito, ang tawag dyan, higas. Ang isa-isa ko na natin may kasunod ang hilo higas sa higas. Ang muna tawag nga hidling. Silang nga nagkaparistan, sinasa mo, o para nga mag-ano, wado yan. Okay, ang hidling. Sa hidling, kaya ang tawag ka dyan hibels, that's why hidling. Ang dito na, hidling, kaya ang tawag ka dyan kanyang material ka dyan, ridge, so hidling. Sa duha-duha na naman sa paris-paris na naman. Thank you.
kay atin na matmatapos kasi lang sa rins. Itay na tayo para agya ang hilo pa natin. Ay parang mag-start na kita kabulo. Tayo na tayo talaga ng tayo. This is tayo. Ito sabi na pagkista kasi tayo ko nang umudaan din ko na ano. Ito na sarap ako. Dapat po tapos. Umudaan na tayo nga mo. Tapos ganyan ka mas tayo na kayo inaabling ka mo. Inaabling ka mo kasi. Ito ang book mo ko nga. Ito yung assistant ko. Process na weaving. Amo niya siyang last process na yun, no? Sa hablon making. So, grabe, gali ka ote, mag-ubras ang hablon. Hindi lang siya basta-basta. So, kinanglan, gali ang patience and determination sa pag-ubras ang hablon. Grabe, gali ang pasensya ni Nanay Nenita sa pag-ubras ang iyang hablon. Kay, from warping, dimming, and weaving. Riddling and tying, amon niya siya ang weaving, which is last process na na ma-achieve natin ang hablon. Sa imo nga success story sa amon. Kabay nga dami ka na star kag sa mga aspiring da nga mga business woman at sinabi ni Nenita isa nga sa aton yung mga inspiration. That's it for today. Hope it inspired you. Again, I'm Lenny.